Ay, nako, ayoko naman ganitong pictorial, ah. Hindi na ako babalik sa location na to. Paano yan? Kaya mo. Ang dami ko ng good takes niyan. Eh, gina-good time ko lang yan para makarma naman yan. Sus, ko naman. Favorite mo nga yan, pare. Nung akala kong mabait siya. Wait lang, pare. Hurting ka pa rin ba dahil pinagpalitin sa iba? Excuse me, bro. Hindi niya ako pinagpalit. Niloko niya ako. Kami pa nung pinatulan niya yung mayaman ng photographer na yun. Oh, sige na, pare. Pero move on, bro, okay? Kasi tanggapin na lang natin na may bago siyang boyfriend. Hindi mo, na-apekto ang pagtrabaho natin eh. Alam mo, sinasabi ko sa'yo, one day makakahanap ang modelong ipantatapat sa kanya. Pag nakita niya yun, bababa ulit yan sa lupa. Bro, mukhang bagong girlfriend yata kailangan mo, di bagong modelo eh. joke lang pare, joke lang. Guys! Pack up tayo. Pag dumilim, walang ilaw dito. Please, let's go! Saan ka na naman ang galing? Lola, galing po ako sa Batis. Naligo lang po. Di ba sinabi kong huwag kang aalis ng bahay? Maraming mga dayo dyan ngayon. Nag-aalala ako baka kung mapano ka eh. Lola, malaki na po ako. Kaya ko na yung sarili ko. Apo ko, kaya kita dinala dito sa bundok para ilayo sa mga tao. Delikado, lalo na kung malaman niya ang sikreto mo. Lola, hindi naman po siguro lahat ng tao eh, pagbabalakan ako ng masama. Meron din naman po siguro makakaintindi sa akin. Bukod sa akin, sino ka na? Tao po. Ay! Tao po. Ah, hello po. Magandang araw po. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako po si Leo. Itatanong ko lang po sana, meron po bang nakatira dito ang babae? Bakit? Ay, hindi, kasi photographer po ako sa Maynila. Eh, may nakita po akong babae kanina. Gusto ko sanang kuning modelo kung pwede siyang kausapin. Walang ibang babae nakatira rito. Sige po. Pasensya na po sa abala. Ano po ako? Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Nakita ka ng lalaking yun at sinundang ka pa rito. Paano na lang kung may... Lola! Kara, paano ka lalaban kung may magtangkang gumawa ng masama sa'yo? Na kahit nasa kapirasong sugat na magdugo dyan sa katawan mo, tumatalab agad ang sumpa at bigla ka nagiging palaka. At laging kailangan mabasa ka ng tubig para bumalik ka sa tunay mong anyong tao. Apo ko, malupit ang mga tao. Hindi natin alam kung kailan sila gagawa ng masama sa'yo. Kaya kailangan iwasan mo sila. Yan lang ang tanging paraan para hindi ka mapahamak. Apo. Miss? Miss, sandali lang. Miss, sandali! Miss, sandali lang, oh! Miss, sandali! Miss, gusto ko lang makilala, sandali lang! Miss! Tulong! 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 Ready? One, two, three! Lola! Huwag po kayo magalit kay Leo. Niligtas po ako ni Leo. Muntik na po kasi ako mahulog sa bangin eh. Leo, maraming salamat ha. Wala yun. Basta magpagaling ka ha. Amin na. Sige po.
sanang kaligayahan mo, Kara. Ingat ang kanawaan ng Diyos. Smile! Ano ba? Kanina pa ako nagsasmile. Nangangawit na yung pangako. Bro! Ay! Bro! Wow! Sino yung goddess na kasama mo, Leo? I wanted to meet my newest discovery, Miss Kara Cruz. Nice to meet you, Miss Kara. Well, Kara, I'm Fred. Welcome to your new home. Actually, nakwento ka na sa akin ni Leo eh. May naisip na akong project para sa kanya. Kuwento ko ni modelo sa Slimming Tea Project. Teka lang ah. Di ba sa akin dapat yun? Suzy, wala pa tayong final arrangement dun. Actually, ang sabi ko sa'yo was, we will consider you. Okay? Ganda. Ang ganda ko pala. Maganda ka talaga, Kara. At yung nakikita mong ganda mo, yan din ang nakikita kong ganda sa'yo. Sa bulko tas mapalaka na yan. The cashier. Alam ko may tinatago kang sikreto, Kara. Huwag mo akong talikuran pag kinakausap kita. Ano ang sikreto mo, ha? Ano sabihin mo sa akin? Oh! Ano? Itahan mo! Aminin mo! Wala akong tinatago! Ano? Leo, patawarin mo ako. Ba't di mo sinabi sa akin kagad? Natakot ako eh. Baka itakwil mo ako, pandirihan. Lalo na galit ka pala sa mga palaka. Pero niloko mo ko. Wala kayong pinagkaiba ni Suzy. Mayroon. Mahal kita. Pinili kita.
Naglakas loob ako kahit hindi ako sigurado. Kahit alam kong delikado. Wala na bang lunas? Wala. Sino pa ako ng diwata ng talon? Dahil sa galit niya sa tatay ko, walang nakakaalam na kahit sino man kung paano mawawala itong sumpa sa akin. Iyo. Paalam. Kara! Kara! Kinagawa mo dito? Kara! Kara, makinig ka naman sa akin! Kara, sandali! Kara, makinig ka naman sa akin, oh. I'm sorry kung nasaktan kita. Pero kailangan mo sumama sa akin. Nanganganib ang buhay mo. Tahimik na ang buhay ko, Leo. Alam ko na kung sino ako at para saan ako. Hindi ako nababagay sa mundo mo. Hindi mo ko naiintindihan, Kare. May mga tao nagbabalak ng hindi maganda sa'yo. Ano nga yun sa'yo kung nanganganib yung buhay ko? Kaibigan kong palaka. Tulungan niyo akong ipaliwanag kay Kara ang mga nangyayari, oh. Nanganganib ang buhay niya. Kailangan ko siyang tulungan. Nakikiusap naman ako sa inyo. Diwata ng talon. Nakikiusap po ako kasi tanggalin niyo ang sumpa kay Kara. Wala naman siyang kinalaman sa kaslaran ng tatay niya, eh. Pero bakit siya nagsasakripisyo ng ganyan? Oh, Susie. Anong ginagawa mo dito? May pictorial ka ba? Hoy, palaka. Tingnan natin ngayon ang taray mo. Sige na, dalhin niyo na yan. Sumama ka na! Ano ba? Dalaw! Dalaw! Ah! Bakit si Kara? Dalaw! Ano nangyayari? Makialam dito, ha? Nakikita ko. Oo malamang, bulag ako. Sugot, mga kapatid! Para na umasa tayo dito. Bilisan nyo! Kara, hindi ka pwedeng pumatay. Kara, hindi mo ako pwedeng iwan. Kara, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa'yo. Patawarin mo. Kara, mahal na mahal kita. At sino ka pa? Kahit ano ka pa, Kara. Mahal na mahal kita. Pagmamahalan, nabasag ninyo ang sumpa, natalo ng inyong pag-ibig. Mula ngayon, mabubuhay na muli ng normal si Kara. Ibaba mo siya. Patawarin mo ko, Kara. Mahal ko lang iyong ama. Kaya gusto ko lang makatiyak na hindi mangyayari sa kanyang anak ang nangyari sa akin. Tiniyak ko lang na makikita mong lalaking tunay na magmamahal sa'yo. Pero ngayon, alam kong natagpuan mo na siya.